dili po yung tulo dito yung butas-butas naman itong kwanong. Ah, pag mag-ulan, dili mo kalo, di. Pag, ah, pag tag-ulan sila mga kabugoy, hindi sila makakapagluto kasi yung ano nila, yung tawag nito, yung bubong, ano yan, nipa ang tawagin. Wala na, butas na, ubus na. Yan, dito sila nagluluto. Ano? Pag umuulan, hindi sila makakapagluto kasi butas na, nababasa yung kanilang, ano, kahoy tinong? Panggatong ba? Ayan o. Halimbawa, dito ka nagsilain. Tapos pag umulan, butas na lahat, pinapasok ng tubig, pati doon. Lahat ng kanilang bubong, butas na. Mahirap talaga pag marami kang estudyante kasi bilang ina, sisikapin mo makapag-aral yung mga anak mo. Balit, makapagtapos lang basta. Kahit mahirap ang buhay, ayos lang basta mapag-aral mo yung mga anak mo. Yo, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat. Grabe, ang ganda ng umaga ngayon kasi medyo malamig. 5:35 na ng umaga. At syempre maaga tayong gumising kasi meron kaming lakad ni ka-shortage. Medyo malayo yung aming pupuntahan mga kabugoy, no? At syempre, iwan ko muna sila Ella. Yan. Si Bibi ay tulog pa. Good morning mga kabugoy. Good morning. Ayan. Paalam lang tayo kay Bibi kasi aalis kami. Far away from home. Bebe. Ngayon kita. Ang sarap ng tulog niya. Hindi makabala. So ngayon, aalis lang kami mga kabugoy. Siguro babiyahe kami ng mga 2 oras. Approximately. Mga ano lang yan, 1.5. Hindi. Pupunta kami sa ano, sa kapatid ng papa ko na siguro almost 15 mahigit na siguro, 15 years mahigit hindi na kami nagkita. Maliit pala ako nung nakapunta ako doon mga kabugoy, pero ngayon, ganun pa rin. Ano kasi mga kabugoy, nung nagpunta kami ng Nangka doon sa lugar ng papa ko, ay napagpintuhan namin kasi medyo mahirap daw ang sitwasyon sa kanilang buhay nung nakaraan pa hanggang ngayon. Kaya bibisitahin muna namin ngayon, titingnan natin kung ano ang maitulong natin o maiambag kahit papano, kahit kunti lang. At least, madalaw naman natin kasi sobrang tagal na namin hindi nagkita. Kasi medyo malayo kasi yun mga kabugoy. Siguro mga 70. Ay, hindi ko alam, basta tatanungin natin pagdating doon. Kasi ano na yata, hindi ko pa alam kung anong sitwasyon sa buhay nila doon kasi medyo malayo yung mga kabugoy. Babiyahe pa kami ng mga 2 oras na. 2 oras. Hindi naman siguro abutin. Mga isa't kalahati siguro. Kaya alis kami. Bye-bye! Bye! So yun. Nandito na rin si ka-shortage. Ang aga na ka-shortage. Alas 4 pa lang. Nandito na si ka-shortage at tapos na kaming mag-kape. Ayan. Ayan. At saka hihintay lang namin tumila yung ulan kasi naulan din. Uy! Anong oras na? Sakto yun, alas 6 ng adto. Itong ni ito magbalik ko. Medyo maambon ang ating panahon ngayon. Nadalugdog! Takulog! Sana hindi kami abutin ng ulan kasi wala kaming raincoat. Magmumotor lang kami. Gagamitin namin motor. Ay, motor ng ka-shortage. Ayan. Kasi yung akin na tinanggalan ko ng plate number. Kaya baka maharang tayo ng ano, mga enforcer or mga police. Kaya yung motor na lang ni ka-shortage kasi kumpleto. Yung sa akin, kumpleto naman kasi tinanggal ko lang yung ano, yung plate number at saka side mirror kasi ginagamit natin minsan pag titrail, kaya ganun ang nangyari, kaya dito ko lang yung ginagamit sa malapit lang. So ngayon dun ang ano, ang dilim, maulap, maitim na ulap, tapos dun maitim din ang ulap, tapos dun maitim din ang ulap, napapaligiran kami ng maitim na ulap. Ayan, sana hindi kami maabutan ng ulan.
Yun, nandito na rin si Ka-Shortage. Mama, kukwentuhan lang sila. Antayin lang namin maya-maya at aalis na rin kami kasi siguro makakarating tayo doon mga alas 8 or titingnan lang natin. Kung hindi tayo maabirya sa biyahe. Siyempre, huwag natin kalimutan magbaon ng helmet kasi malayo yung ating lalakbayin. Ayan, baka magkaroon tayo ng abirya. Dois, dois! Good morning! Ayan, alis na kami ni Ka-Shortage. Alright! Angkas muna tayo ngayon. Sana hindi kami maabutan ng ulan! Alright, let's go. Titingnan natin kung ilang oras tayo. Siyempre, kailangan namin magpagas ng full tank. Full tank lang, madam. Ayan, papapull tank lang kami kasi para sure bull. Full tank, balik 20. Ha? Yun, tapos na kaming magpagas. Kaya kita mabdag ulan ani, hintayin lang namin yung sukli. Nagpila ng anong karon gas? 65? Ay, 64. Yan. Thank you. Thank you. Nawa, lipong ko. Tara. Let's go. Thank you ng marami at ang kapagpagas na kami at direksyon na kami sa aming pupuntahan. Umalis kami din mga kabugoy. Ay. Umalis kami ng kwarta. Ano? 5:45 na yun palang. Ay, 6:25. Oh, diba? Kumain na pala kami na 'yung mabilis ang aming biyahe. Kung sira man dilip. Kalamba. Kalamba? Diyan maagi po tagprangtil. Oh. Nandito kami sa parteng Kalamba, sa amin sa Sigida. Ano, mayroon doon din ang Kalamba, ayan. Ayan 'yon. Ah, ito 'yung ano, sintro. Shortcut lang dinahana namin. Yan o. Shortcut! Alright, mga kabugoy, nandito na kami sa Balyangaw. Sakop, Kalamba, no? Nandito kami sa Balyangaw, sakop ng Kalamba. Pero ano na to? Misamis Occidental. Binyahe namin ng 55 minutes kasi dire-diretso yung aming biyahe. Wala na kaming hinintuan. Pero nandito pa rin tayo sa tabing dagat kasi di ba ang kaharap ang atbang ani kay Kuan? Nangka puno. Ang kaharap nito, yung pinunta namin doon sa Nangka Rizal kung saan kami na miesta kasama sila Ila, sila Kabungot. Ayan, yung tapat doon. Pero bumiyahin na lang kami nagmotor kasi mas maganda yung magmotor kasi baka madaan pa tayo sa laot. Maliit yung bangka sa sakin natin, baka abutin pa tayo ng hangin. Ang tagal ko nang hindi nakabalik dito, bata pa lang ako dito, maliit pa ako. Kaya medyo nakalimutan ko na yung lugar dito. Ikaw una dito. Huwag mukha kabalo diri. Ito yung daanan dito. Yeah! Matay, kalimut na jog ko diri yun. Kalimut na ko. Pag ako lang mag-isa pumunta rito, hindi. Hindi ako makakarating siguro. Ang saya ngala ng barangay ko ito dong? Punta Miray, sakop Balyangaw. Oh, meron silang ano dito, hanging bridge kasi pag malaki ang dagat, inaabot to ng malaki ng dagat. Agi me.
Ano may dila anak basketball dere oh. Na, meron kami ding may lalaroan din ng basketball itong buhangin. Pero pag malaki ang dagat, aabutin ka ng dagat. Ah! Kita kay Phil ang sampao eh. Sakit na aking paa. Hindi pa gumaling gawa ng naglaro ng volleyball. Ah! Oh, yan mga kabugoy at nandito na kami, nakarating na kami dito sa ay, isang lugar niya. Kuan. Punta Miray? Dile. Ay. Balas Bayangan ay puro ko uno. Ah. Lord del Poblacion. Nandito kami sa Balas Uno. Ah. Balas Bayangan o Purok Uno. Pero dito sa Bayangan mayroon ding mararaming magagandang lugar. Pero nandito kami sa tabing dagat. Si ano pala, papakilala ko lang si ano. Si ya ay yeah, si Yaya Valentina, kapatid ni Papa. Sa ikapi, kasi magulang din yung Papa, ya. Papa ni Ma? Oo. Magulang si Brad. Na, magulang? Oo. Ma, ano pala, mas matanda si Brad, Papa. Yung si Bit-Bit. O, yung ako. Ikatulo ko, ikang Brad. Ikapi, bali, pang tatlo pala si Yaya Valentina. Kapatid Papa, kasi Papa, panganay, pangatlo kito doon, o? Gika ni Papa, ikatulo si Yaya. Oh, ang kinamagwangan si Mano, Papa Porton. Si ya, Manday ni yang. Oh. Tapos si Papa. Oh, Papa. Si Bigbe. Si ya Victoria. Ako. Oh. Si Brad. Bali pa pang-unong kaya. Panglima. Ay panglima. Panglima, oh. Panglima pala si Yaya Valentina sa ano sa magkakapatid kasi 12 sila na 12. Oh, 12 may 20 gitunta na matay gag na uban. Ah. Dango na. Ano pala sila Papa? Bali 20 sila na magkapatid. Bali pagpanganak, ano lang 12 yung nabuhay. Oh, nabuhay. Madad ko ng lahi mga anak. Ano ba nang bating ng dami. Nandito kami ngayon. Namasyal lang kami ni Ka-Shortage. Pero ang unsa may trabaho nimo karon ya? Wala. Manginhas ra. Ama, manguha og kaduha ra ka kaltik makuha na dili sud ako matak. Dong, di na pagkano kain jubites? 500 buk ang jubites. Wag ko indike kuan, busir ako kasong para kubek. Na abtag mga kuan, nagsunala ko, indik naman ko, ay, kay kuan, hasol, sinibalik-balita. Kadaad lang po ka manguha ko niya? Oh, wala ka rin kay taob man. Di na kaya, hanggang sun ko, duro ko sa galiog na. Sa una sa dalaga pa mo, sa harap ko baro, naruha na. Di na gyan. Ano mga buo ko doon, sinanggay. Habit ko, ikatuloyin naman sa insilingan o katulungan. Ikatulong sa ko, di pala ko ipag, you know, magay ka ng katulungan ko, nahapla ko. Nagsinanggay ko, nagsakin ako kay Dan Ruman. Ang ato na tumabaw. Tagaw ka katalo. Di na kumukabo. Mukuan lang ko, magdala lang ko, gagmay yung minigal. Kisa may kuyog ni Murundero sa inyo kaya? Itong akong ako, eskwila grade to. Anak, na, aka muna lang doon? Oo. Oh. Naun sabad yung nag-uulbe ako kasi Jolin nang migat man yung ubang itong lalaki sa kuwan hindi ko gagam ko magsidyan-dyan so ngayon mga kabugoy si ano puntahan lang natin si ano si wala sa ugajot area ha si anak ni bali pinsan ko si ano si Dailin hindi ko na ganong kilala yung mga pinsan ko rito mga kabugoy kasi nung nakapunta ako rito maliit pa ako si Yaya Valentina ay ang kasama niya dito sa bahay, sira-sira na rin yung bahay nila. Ay siya lang at saka yung apo niya nag-aaral ng grade to, pero ngayon sa ngayon nandun sa ano sa tawag nito, sa school. Kasi nga lang si Valentina ay ano na tawag nito, ang trabaho niya ay manguha ng shell. Kaso hindi na rin siya na tumatagal kasi ano na rin siya 73 years old. Yun lang ang tanging hanap buhay niya. Minsan, hindi naman araw-araw kasi minsan ang tubig kasi ang inintay nila dito yung tubig paglaki ng tubig, minsan maliit ang tubig kasi pag nangunguha ka ng shell ay depende sa high tide, low tide. Te, okay ra, kuyog ka na ako sa akong vlog. Ito pala yung anak ni Valentina
Ikaw may panganay din? Pangalawa. Ah, pangalawa. Siya yung pangalawa pero magkapitbahay lang sila. Unsa po yung pangita ni mo karunti? Ah, maano din, manguha din ng shield. Ayan yun ang ano nila, yung panghanap buhay nila sa ngayon. Tapos meron din siyang pila ka bukang mga anak din nag-ispila? Anim, sa lahat. Ah, nag-aaral yung anim na anak niya. Tapos mora po na yung kwante ka ng pangita dyan. Yun lang, nagsisipag lang, tsatsaga sa pangunguha ng shell. Yan. Tapos para may pangtustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Tapos yun, kasali na rin yung pang-araw-araw, kaya medyo hirap sila ngayon sa kanilang panghanap buhay, mga kabuhay at sa buhay. Masyal kami ni Kuya Dudong dito para ano, mabisita din natin kahit papaano, kasi ano na kasi ilang years na ako hindi nakapunta rito. Siguro mga bata pa, mga 15 years o pataas na siguro. Kasi dati napunta kami sa Nangka nung ano, yung pista. Kasi ang Nangka, mga kabugoy, ay ano lang. Mauna yung diari, no? Atbang? Oo, oh, atbang. Yung Nangka, mga kabugoy, ay yun lang, yun. Ay, kitang-kita nga yung floating cottage nga. Yung pinaliguan namin, no? Ay, mauna siya tayo floating cottage dito sa Nangka? Ah, di ba pala? Ayan o, yung... Punta Miray sa harap ng Balyangaw. Ayun yung mga may kabahayan doon, mga kabugoy. Yun yung Nangka na pinuntahan namin dati. Kung yung nag-piesta, nung may piesta na pinuntahan namin. Pero ang kabahayan dito, mga kabugoy, ay ganun din. Nangunguha sila ng shell kapag low tide. Eh ngayon, high tide sa umaga. Sa gabi ang low tide. Bali, gabi ang low tide. Hindi sila makapaghanap buhay kasi pag umaga, ano na, high tide, eh hindi mo na makikita yung shell pag gabi kasi siyempre walang ilaw. Kailangan mong sisirin yun. At saka si Valentina ay medyo may edad na rin, 73 years old, medyo matanda na. At siya lang ang naiiwan dito sa kanilang bahay, kasi yung kanilang bahay. Dati dito kami pumunta dati lagi, kasama si Papa. Kasi nung bata pa ako, lagi akong sinasama ni Papa. Maliit pa lang ako noon, mga... Siguro na mas 7 years old or 8 years old. Tapos si Ate Dailin, siya rin yung pangalawang anak ni Yaya Valentina. Tapos meron din siyang pinapaaral kaya medyo gipit sila sa buhay ngayon. Ito, dito mga kabugoy, pagka high tide, umaabot yung tubig dito, pati dyan sa ilalim. Dyan sa ilalim ng kanilang bahay, medyo sira-sira na rin yung tukod ng kanilang bahay. Papunta dun sa kabila, tapos yung dinaanan namin na basketball court, pag masyadong malaki ang tubig, ay naabot yata yun. Te, naabot ba og high tide tubig tong kuhan dito, te, katong basketballan? Pag, pero dili, kadaadlaw. Pag ano lang, pag dagko ang kuhan. Meron palang buwan na pag malaki ang dagat, inaabot yung nadadaan na namin na ano, na basketball court. Pero sa ngayon, mga kabugoy, ay alas 7 na at ghanda lang siya tidaili ng pang-ulam namin. Danggit ulit. Pero masarap to. Ano? Masarap yan sa kilawin kasi friskong frisk. Pero daghan pong danggit direte. Marami din palang danggit dito. Pero kadalasa, sa garang isda dito eh. Mga isda sa bato. Ayan, si Ate Dailin. Ang sarap nito kasi, ayan o, fresh na fresh danggit. Kaso matinik lang ito, mga kaway, pag hindi ka marunong magtanggal ng tinik, talagang nakakatin. Pag natibo ka niyan, sobrang sakit. Talagang baon ang sakit. Pila ka bukas estudyante ni mo, te? Anim ang estudyante. Pero na sila sa eskwelahan ron. Isa lang ako.
Pila na katuig mo kamagawa ng ante? Ah, graduating. Kaya mga kabuhin, sobrang hirap ng buhay. Talagang tinatyaga natin dahil na makapag-aral ang kanyang anim na anak. Kaya talagang yung paghanap buhay niya, inutos-tos niya sa pag-aaral ng anak niya. Kaya sa hirap ng buhay, dili rin po kayo magtulog nito yung butas-butas naman itong ano. Ah, pag mag-ulan, dili mo kalo, di. Pag, ah, pag tag-ulan sila mga kabugoy, hindi sila makakapagluto kasi yung ano nila, yung tawag nito, yung bubong, ano yan, nipa ang tawagin. Wala na, butas na, ubus na. Pero pag natulog kayo, eh. Wala na, sira. Butas-butas na ang nipa. Buti na lang yung isang anak mo, te, na ano, nakapasa ng ano. Buti na lang yung isang anak daw ni ate, nakapasa ng scholarship. Kaya, kasi kung hindi daw, wala, parang matigil. Kung wala, te, matigil na sa eskwela. Ayan, hindi na nakaya ni ate to susan yung pagkakalis kasi, siyempre sa, hindi rin permanente ang kita ng buhay, ay, kita sa paghanap buhay kasi, kaparehas ka ron, no, kanang, ang high tide, ay ang low tide gabi eh. Pag low tide gabi, hindi sila makakapagkuha ng pangkabuhayan kasi hindi rin makikita. Mahirap sisirin yung mga shell na kinukuha nila para pangbenta. So yan, mga kabuhay, papakita ko lang yung sitwasyon sa buhay nila ngayon dito mga kabuhay. No? Sakit na ang hita. sakit na ang hita. Hindi pa gumaling yung sakit na aking hita dahil sa paglalaro ng volleyball. So yun, di ba, pagka yung lahat ng ano nila, bubong yung pawid, sira-sira na. Tapos dito sila nagluluto. Yan, dito sila nagluluto. Ano? Pag umuulan, hindi sila makakapagluto kasi butas na, nababasa yung kanilang ano, kahoy tino? Panggatong ba? Ayan o. Simbawa, dito ka nagsilaing. Tapos pag umulan, butas na lahat, pinapasok ng tubig, pati doon. Lahat ng kanilang bubong, butas na. Tapos pag umulan, ano lang, at doon sila lumilipat sa kanyang mama, sa kapatid ni Papa, para sumilong, doon na lang din magluto. Kaya sobrang hirap talaga ang buhay pagka wala kang permanenteng ano, tawag ito, hanap buhay. Kumbaga yung ano ba, yung, tawag ito, hindi ko ma-explain ng maayos. Yung, tawag ito, kumbaga yung araw-araw ko may trabaho sa, ano, yung permanent na trabaho. Sa kanila kasi ano lang, minsan makakuha ng sa pagdadagat, minsan wala. Kaya hindi mo talaga fix hanggang yung makikita sa loob ng isang araw. Kaya minsan maganda, minsan hindi. Ano lang talaga, kadalasan, kunti lang, sakto lang. Kasi siyempre may isidyante ka-anim, tapos pangkain mo pa pang araw-araw. Tapos ang mahirap dito, tubig din tinong. Mahirap din sila sa tubig dito mga kabukoy kasi ano, malayo ang pinag-iigigan tapos may bayad pa. Saan ako ito daw? Oh. Sa uno, murag, ani-ani ko, tira, wala ko na yung balay ito. Kailan na ikaw ito, ikti? Okay na, pinakauna ni Bili, buwan pa niya siya, nagubay sa kabalagin. Ah! Naguba, di gamayan. Ay, nagpikila ko ng isda. So ngayon mga kabugoy, baka mamaya meron tayong kunting maibot kasi siyempre bago tayong yung sinahod natin ngayong buwan ay medyo kunti lang, hindi naman kalakihan yung sahod natin, baka mamaya abutan na lang natin kahit paano para may pang ano sila pang sakit man. So yun, asam ta mga auntie, dito na lang.
Doon na lang kami kakain kay Yaya Valentina. Yaya Valentina rin ay ano ang tawag nito? Tawag nito ay siya na lang din mag-isa dito sa bahay tapos yung apo niya. Pero magkatabi lang sila sa anak niya. Yan. Ito yung bahay nila kasi sira-sira na rin. Mahirap talaga pag marami kang estudyante kasi bilang ina, sisikapin mong makapag-aral yung mga anak mo. Balit, makapagtapos lang basta kahit mahirap ang buhay, ayos lang basta mapag-aral mo yung mga anak mo. Kasi si ate ay meron siyang anim na anak na nag-aaral. Kaya yun ang tinutustusan nun. Hindi muna niya matutustusan yung bahay nila pagpaayos kasi marami pang paggagastusan. Ate, ano siya ko dati ha? Sige. Ganun kahirap ang buhay. Pero dati mga kabuhi, talagang ranas ko. Ganyan kasi minsan nag-aaral ko dati. Minsan, hindi na ako kumain sa tanghalian. Baon namin, kunting tuyo, kunting ano. Bigas mais pa dati yung ano namin, yung kinakain namin dati. Minsan ano, yung kamuting kahoy, yun ang binabaon namin, saging, tapos tuyo. Pang tanghalian. Yan. Grabe oh. Ganyan talaga ang bahay nila, sira-sira na hindi. Pag walang ulan, nakakapagluto sila diyan. Pero pag naulan, wala, hindi sila makapagluto. Nilipat na ang kanilang kusina kasi hindi na napaayos yung kanilang bubong. Bale, papakilala ko lang si Janjan. Kuyo ka na ako sa akong vlog dyan ha. Ayan si Janjan, medyo mahiyain si Janjan. Siya yung ano. Nadilun ako pa video kay. Ha? Maulaw ka? Hindi, mahiyain si Janjan din si ano yan. Ito yung nag-aaral na ano. Bale, grade 12 na siya tino? Grade 12 siya. Buti na lang may swerte yung dumating sa pag-aaral niya kasi nakapasa din siya bilang isang scholarship, you know? Oh. Siya yung panganay? Pang tatlo. Nakapasa siya bilang isang scholarship kaya libre yung tuition niya sa kanyang pag-aaral. Ay, dala niyang asin dyan. Ayun, nagluluto. Asin upuan. Nagsasaing si, ano, si Janjan pala. Aray! Ayan, dito sila nagsasaing niya. Saing. Kailan na edad ni Maron? 17? Oh, 17 years old. Oh, hi sa akong vlog. Ha? Ayan, magluluto. Medyo mahihain talaga si ano, si Janjan. Kahit ako din, kahit nung nakaraan, nahihiya din ako eh. Kahit hanggang ngayon, mahihain pa rin. Asa magkaka-eskwela ka ron? BSF. Ha? BSF? Asa mo BSF? Balyang Proficiency. Mabiyan na niya. Balyangaw. Sa BSF pala siya. Balyangaw School of Fisheries. Diyan siya nag-aaral. Unsa ko yung kuhanin mo? Kurso nga yung mungi. Karan. Oh. Strand EBM. Para asa? Unsa mo na siya? Pag-alakantan si Business and Management. Tahimik lang. Pero matalino palang bata na to. Kas, ano yun? Pang-accounting? O, diba? Nag-take siya ng exam para maging scholar siya. Pero ang ano niya ay accounting. Business administration, accountancy, no? O, diba? Accountancy. Mahirap na ano yun mga kabugoy. Pag hindi ka tawag nito, yung medyo kunti lang ang laman ng utak mo, hindi mo kayang ano yan kasi napakaano na ano yan, na kurso, accountancy. Kailangan mo talaga matalino. Tapos nag-ano pa siya. Nakapag-scholar pa. Nakapasa pa siya sa exam na... Ano? Nag-exam kayo ilan kayo? 3,000? Nag-exam sila dito sa district... Region 10. Bale. Ano? 3,000 sila ang nag-take ng exam. 10 lang ang kukunin. Pero pang nakaabot to siya sa pang 10, ibig sabihin mayroon pang grasyang dumating. 20. Ay, 20? Bali 20 pala ang kinuha sa 3,000, no? Biruin mo mga kabugoy. Kaya talagang sikap lang siya talaga sa pag-aaral.
matahimik lang pero alam ko to matalino din tong bata na to. Kaya sipag lang sa pag-aaral. Tiis-tiis lang muna na. May biyaya ring darating sa susunod na panahon. Ako, nag-aral ako ano eh. Automotive in C1 pero hanggang pangsira lang ko, hindi ako marunong umayos. Pero malay mo, darating din ang CRT. Kaya tsaga-tsaga lang. Tiisin mo lang din na mag-ano, sa hirap ng buhay ngayon, baka sa sunod, malaki na ang isusukli ba? Ayan. Ano, 17 years old? Oh. Diba, 17 years old, ang laki. Ayan, nagsasaing lang si Janjan. Janjan pala ang pangalan. Ayan, nagsasaing na si Janjan. Ay, nagkaula dyan kay Puhon. Makuan ra. Masirtian ra lagi ta. Di ba, yung mga pinsan ko talagang matatalino. Kasi matalino ako kasi hindi lang ako nakapag-aral. Ayan, dyan silang diluto. Ako sa mga lak... Ay, wan, tulaon? Ay, wa, kana, sabaw, lami. Lami, gining sabaw. Pero wala kay klase na ron. Ah, program. Wala pa sila, wala pala silang pasok ngayon. Unya, huwag mo eskwila ka o pag nag-aral ka, asa naman ka mong eskwila? Sa college. Oh. Sa Iligan na, layo na na. Layo na, yun isa pa rin yung mga kabugoy sa kailangan magbigyan ng pansin kasi simple malayo na ang pag-aralan niya. Kapos-kapos pa sa paghanap buhay minsan. Pero tiyaga lang talaga. Ah, diba? So, yan, nag-ano lang kami, nagtawag nito. Ito, nagkilaw din kami ng ganito, danggit. Kung tawagin sa Tagalog, kuyog. Tapos, sabawan. Ito sa sabawan, yung kinilaw, nandun na sa taas. Tinitimplahan. Ano sa kadari dyan? Ayun nga, pag sir. Sir, ano? Paano lang, pangita ay shirts lang, kabugoy. Shirts yung mga kabugoy. Tapos, ano? Walang thumbnail, oh. Walang thumbnail. Ayun. Ano lang, i-share sa mga kabugoy. Kita namin, Jeramil Perez. Ayan, tingin siya. Share man noon. Ay, napag-share da kay gagaw. Ay, balik ko. Ay, uyuan ko ni mo. Balik, chuhin ako niya. Kasi pamangkin ko na to. Pamangkin sa mga pinsan. Ayan. Tsaga-tsaga lang. Ay, so, yun mga kabugoy, no? Tatalon muna tayo kasi medyo mataas kasi dito. Mataas dito mga kabugoy kasi minsan kasi lumalaki yung tubig. Malapawan yung tubig dito, dili. Ah, hindi rin. Pero hapit. O, ganang maabot ang tubig doon sa basketbolan? Abo. Abo, mula po rin eh. Na, yawas na. Pag lumakay pala ang tubig dito mga kabugoy, yung bahay pala nila, lulutang pala sa tubig to. Pagka merong buwan, buwan naman, hindi naman araw-araw. Pagdating ng buwan na malaki ang tubig, yung ito nila, yung bali, yan yung inaapakan nila ay aabuti ng tubig. Tapos doon, kalat na ang tubig doon mga kabugoy. Siguro sa mga June yan, June. Sa mga June nga, parting June kasi pag June, napakalaki ng dagat. Napakataas ng high tide. So, yun. So, yun mga kabugoy, no? Ilipat lang tayo dito sa kabila. Handa naman tayo, na may, ano, matay sa pita kayong paa, uy. Yun na ang kilawin. Mamaya na namin timpla ng kilawin pagkakain na. Kanina muna ni Mapu. Ha? Ah! Ay, kanang isa? Yung babae pala ang apo niya, Valentina. Si 23 years old, pero sumisisid pa rin ng 10 lipa, ah. Kailan na ka doon? Pila ka doon pa rin yung salomo niya? Sa una,
kaya na ako ng tulo upat. Sa dalaga pa ko, karong di na makaya. Tagaliog na yung masungkan. Ah, kaya manginas na. Di na ko kaya sa una. Na, sa pagang na nabirihan. Sarasarapo na lang ako sa una. Sumisisi daw siya, Valentina, dati ng dalawa hanggang tatlong lipa. Pero ngayon hanggang liig na lang kasi siyempre may edad na si 23 years old. Ako ko yung sinaligan. Ah, poro ko, luglugon akong mga ngipon. Masulup akong liba karuna nga baol. Dahil ano naman kung nawas lang sa'yo. Nako kong grado. Pag kuwami ikaw, probinsya may, nira si Sal. Mungin niya, interview itong sa ilabaw na ba ito. Talikod yung hindi ko na ulo. Kaya ito, ito pa lang yung grado. Usang tuig, pila nakatuig ka na kuwan si Luloy? Wala, mag-duwala ka ito yung July 23. Ah, mag-duwala ka ito? Atong kuwan, 2021. Ay, panahon pandemic. At panahon atong COVID. Yung asawa pala ni Valentina, so makabilang buhay na rin noong 2021, panahon ng pandemic. Ay! Luto naman oh. Luto ng tinulaw. Kuwan, tinilaw. Tapos kinilaw. Ah, dami yan eh, kay buntag sa'yo. Kusara dyan! Kakain muna kami. Kusara. May kusara ito lang. Kusara. Gawin ka po na ligaw. Sa ba? O, sa tanong kamarad. Basta ko! Ilang ko sa lang, mas pato. Ano ba gawin? Hindi, wala na po ko. Wala na ako. Basta mo pa rin. Ano ba? Diabetes siya? Janja may tagaluto jud. Ani ang bifa dire siya magtugay mag chicken ba. Luloy mo ila buan pag iligan. Damay mag chicken permis pinasong dire. Kada bulan sa isa ka bulan kay isa mo ari ang taga bifa magpasila og mga pinasong. Dayon. Kung tilangon i chip na nila dito sa Manila. Ana man sa balay dayon kay anak ko tikuan sa mga pinasong. Amana dito magkodire og sige na magtugma ta. Siya tagaluto mangita gyud na niya. Lamig niyo. Lord, nabusog din kami. Ang sarap ng kinilaw at saka yung ano, luto ni Janjan na ano na tawag ni? Tinula? Masarap pala magluto si Janjan. Siya na may tagaluto gito eh. Si Janjan tagaluto bago pumasok ng eskwela. Tapos meron ba siyang mga kapatid na mas ang sayo nga ng mangkod? Mas yung mas bata sa kanya, siya yung nag-aalaga para pumasok ng eskwela. Winslin led, maestra. Yan. Grabe, busog na ako. Kagarap man si... Tamang-tama yung pagdating namin kasi mayroong danggit na fresh. Hindi na lang kinsula kasi sa'yo bata.